Ala, hindi ako na creative. Naka-adventure ha. Welcome back. I'm immooniestarz and this is another episode of Redeco Craft. So, ito ang episode 6, 5, I don't actually know. Pero this episode, it's very surprising kasi actually matagal ko na to na film. Pero walang audio yung na-record ko. So ganyan ko yung clips na nire-redeco ko yung world na to, yung build. Kasi nga, ako ba na explanation ko doon? May pag-documentary pa ako, documentary. Basta yun. Kasi ganda pa sinasabi ko doon ang meaningful. Pero nakapatay pala yung mic ko. So, kaya, ganyan ko na lang. Pero, nisip ako na lang na gumawa na lang ulit ng episode ng Redeco sa Redeco kasi ang effort ko eh. So, I'm gonna give you a tour from the before. Tapos, I will give you a tour sa after. By the way, ang original map nato nasa description down below. Hindi Mizuno 16 ang ginagamit na texture pack dito. Arc Modern yung pangalan ng texture pack na naka-ano dito. Kaya medyo yung blocks, like, hindi siya yung sakto. Kaya medyo weird tingnan sa akin. Pero sa kanila, pagdating na kasi yung Arc Modern. Siyempre, may sariling texture pack, diba? So, yes. I'm gonna give you a tour now. Swoosh. So first, dito ka magsispawn, itong little area, you will see a spruce forest, spruce but taiga, and then we have ice, is that ano yun, turtle? Ano yan? Ice aso, ay dalawang aso, may polar bear. And then we have a starter chest, stuff lang yan, I don't know what may paganyan sila. And then we have this, ito yung pathway pupunta sa bahay. Actually, modern house yun, nakasubarbal ako. Modern house. So this is, as if, ito yung parang, tawag dito? Entryway, kasi syempre dito ka papasok sa anisold ng bahay. And then, instead of using a door, I mean, door pa rin to, they use redstone, press the button, you can go in, pa! Diba? Oh my god, I can't believe na ganito yung build. Rectangular thing. And then, chest, anvil, ender chest, brewing stand, tsaka grindstone, ito ang window. Hindi ako magaling gumawa ng modern house. I appreciate na nakagawa siya ng modern house, pero, I mean, kasi sa Mizuno 16, ang pangat tingnan, kasi syempre yung texture, iba. Pero sa Arc Modern, maganda tingnan. Ayoko na ipakita kasi natamad ako kasi ano yung Arc Mode yung world pa na version na basta tagal mag-download kasi ang laki kasi ng file kaya wag na nito download. And then we have this wall of glowstone. Let's go here first. Ito parang pader ko lang. I mean cool naman siya tingnan, 'di ba? You know, may mga glowstone there. Mahilig siya sa glowstone, eh? Napapansin ko. Yan din. You know, glass glowstone. Ano ba yan patugtog? Ito yung storage area. You can just jump down here, then may tubig. Chan. Chest room, and then ito ang mines. Survival world kasi siya, kaya, I mean, hindi siya built in survival, pero it's meant for survival. So, if you're into survival, tsaka gusto mo tong world na to, download mo na! Link in the description. You press this once again, and you're outside. May farm, you know, we're ready to go to farm. Ganda ng world. Uy, maganda yung area. Nagustuhan ko siya, parang sana nahanap. For me kasi, pag sample ng survival talaga to, tas ako na naglaro, hindi mo ako makita mag-build sa area na to. I don't see myself na magka-survival tapos bug dito ako magbi-build. I think I would most likely build. Ang dami aso sa ano dagat. Ano nangyayari? Parang I would most like kasi ayoko sa mga plain areas. I would prefer areas na may maraming puno pero hindi sa plains. Yes. And then up here, sabi to go up. Ito yung pinaka-ayaw ko kasi but slab. Hindi ka ba nag-uabit ng stairs? Alex, may gumawa. Mas Alex natin pang gumawa na itong map na to eh. Ito yung elytra flying area. You can go jump here and then mag-elytra ka. Pero wala akong elytra so hindi natin gagawin yun, di ba? So that's the tour for the outside. And let's go inside once again. Ano yung second floor? Up here. Di ba? Cool. And then ito yung bedroom. Di ba? Wala naman ba ito? Wala naman. Well, ayun na yung build thing. Build. It's super cool. Cute siya. Sa Arc. For sure sa Arc Modern maganda siya tingnan. Pero sa Mizuno hindi kasi. I mean, pwede naman siya tingnan. Maganda naman siya tingnan, pero kasi isa Mizuno nga, kasi ito yung mga bintana. It's weird tingnan, kasi yung Mizuno kasi iba siya. It's more into an parang western aesthetic vibe, pero yung Arc kasi modern nga eh, di ba? Kaya ayun yung things na ano. Kaya medyo pangat siya tingnan. And so that's it for the before. Let's switch to after, which is much more of my style in building. Kasi ang style ko kasi parang, ano siya, medieval. Oh my god. Kasi Mizuno eh, kaya nga Mizuno eh, yung gagawin ko texture pack. Kasi yung gusto ko, I like the Mizuno 16 texture pack.
Let's just tara na nga sa ano after. And now we are here sa after. It's definitely much better. Tingnan pa lang oh. Hindi ko pinalitan yung start itong area kasi medyo I liked it pero I'm trying to improve it much more to my style. So let's get started with the tour. So as you start, you will be seen by this little kawaii cute part of front yard. Look at the difference. Before and after, like, mas maganda. I mean, it's technically ang Redeco Craft kasi. Sana naman na-explain ko ito ng ayos na hindi maging mahawa yung video. Ang pwede ko lang gawin sa mga builds, hindi ko pwede, like, parang kunyari, like, kapag ayaw ko tong puting to, syempre tatanggalin ko, pero hindi ko siya pwede tanggalin, para nandun lang siya. Hindi ko siya pwede galawin. And, I mean, pwede ko palitan yung blocks, pero hindi ko pwede itanggal itong quartz na yan. As in, dyan lang talaga yan. Tapos yung sa loob, kunyari mga pader sa loob lang doon, I can change that, pero yung outside walls, hindi ko pwede galawin. Pero yung inside walls, pwede ko galawin, like, remove the wall, kapag ano. Pero meron kasi, it depends naman kasi kung masyado maliit yung ano, rooms, or yung building sa loob, syempre, change ko. Pero pag siya na malaki, okay na ako doon. So, yeah. So, let's get started, again. Ang ginamit ko cobblestone path because I've been really existing with the cobblestone path. I really like. And then, mga savanna trees, yung mga favorite ko recently. Kasi hindi na mo agree, like, it's such a modern vibe. Pero aesthetic yung. Naglagay ako ng mga stone buttons to be stones. I added sun. I mean, added lanterns kasi, though it's cute, lantern. Yeah, hindi yan lumalutang ha. And then, before, this was parang window all the way. Pero I just let it down kasi parang mas maganda tingnan. And then, you be greeted by this diorite wall. Press this button and open the door! Kinip ko yung mga ganon. And here we go. We start with the kitchen kasi it's very minimal vibes. It's cute siya. So you will be greeted by bar stools. You know, it's four. And then we have a cake, an axe, the furnace, okay, the oven, the refrigerator na pwede ka pumasok kaya mag-shift ka, kaya rin si kayo ng mga kaibigan nyo. We have some plates, mga baso, mga bowl. Siyempre, na nilalagay yan. Pero wood to. So, And we have some flower pots. Ang cute. Alam yung Zuno, obviously. And then, we have over here a painting. Yellow carpet kasi. I've been that, ano. Oo na, yung theme ko pink. It's pink. Pero, hindi naman porket sa sabihin yung theme mong pink. Hindi na ako pwede mag-branch out and gumamit ng ibang kulay, di ba? Kaya yellow. Making yellow. Kasi lemon, peach. Hello. And then, before, yung stairs nandyan. I removed it. Instead, I put a lava wall. And my window seat, you can sit here and feel the heat of the inferno. So here, before, dati may ladder dito. Yung sa storage and mines, pero change ko na. It's down there. But before we go down there, we have the dining area na very nature theme. Wala akong malagay. Decorator ako, pero wala akong isip ko anong pwede ilagay. Kaya isip ko na lang, let's make the distraction, the leaf, instead of like, kasi this. Kasi palang lagay ako ng banner, hindi. Yung banner kasi sa Mizuno, parang may pa-shade siya, gradient pala gradient. Kaya hindi kapag pinagdikit-dikit mo siya, parang as like, down, going down here, hindi siya pare-paring kulay kasi pa-gradient siya. So, sa gitna kasi parang light, parang ano na siya, parang medyo lighter. Tapos pag dilagdag mo yung isang banner, hindi na siya pantay kasi darker color yung nasa taas, di ba? Kaya, wag na. Let's go downstairs to the mine. Ito, added bookshelves instead. Pero kinip ko yung glowstone na to. Di ba? We have a cat picture. If we go down, hindi ko masyado dinecorate to kasi it's technically a survival world. Kaya, I kept it very, very minimal. Pinalilitan ko yung storage room. Pwede ka mag-expand kapag sirain mo itong pader, meron pa doon. And then if you go over here, may staircase na baba dyan. And so, kaya doon, syempre hindi naman kinip yung kasi I don't like it. And we have six chests. Six, one, two, three, four, five. 8 pala, hindi 6. We have some barrels, we have 4 barrels, furnaces, and crafting table. Before, glowstone to, pero pwede ko siyang sila kasi it fits more kasi yellow lang yung pader ko. Kasi yellow pa yung hero ko. No! Yes. Now, let's go outside. That's my favorite. It's nighttime currently, so it's fine. Open the door, and here it is. Rewindin ko ano to. This is actually a... Ala, hindi ako na-creative! Naka-adventure! Farm kasi to, it's a farm, pero I didn't want to show you it guys, pati ko na inano eh. Basta farm yan. And then we have this open area na, ang plan kung magiging survival nyo to, marami hindi ko pinapost sa mga worlds na to kasi hindi ko marunong magpost, tsaka wala ni mga worlds. I mean, pwede naman i-recreate, definitely. Ang ginawa ko, i-remove ko yung mga blocks na nakalagay dito, yung mga dirt, para hindi sila, may animals hindi makatalo. I mean, tayo pwede makaparkour, pero sila hindi. Para sila makatakas, they can just go freely here kasi mag-fence ka, diba? It's very secured, and then, paano kapag dito sila umakyat, matalino ako, naglagay akong buyer block. Paano kapag tumalot sila dito, matalino ulit ako, naglagay akong buyer block. Paano hindi sila makadaan. See? Super cool because I'm smart, di ba? And up here, we have a little sitting area kasi mahangin. Then you can like, watch YouTube, manood ka Sister Slam Dunk, tumawa ka, mukha kang timang. And then go back here, ito yung elytra area na may sitting ulit, na pwede ka tumaluan sa tubig. Technically, elytra area pa rin naman siya, hindi ko naman change yun. Pero yun na yun, for the outside and the first floor.
Let's go to the second floor. Actually, wait. Ito. Before, hindi siya ganito. Dati ba dati yung papunta sa staircase? I mean, yung staircase dyan. And then over here, parang may yung mga chest, and the chest. I changed it. Binuksan ko ito kasi may little cave. Ginawa ko siya ito parang nature open area. Parang may, ano, diba? Fresh ventilation. Walang pasok na tubig ito pag-uulan kasi natakpan ng mga puno, ng leaves. And then you can sit here, just vibe from the cool breeze. Kasi mahangin. Kasi dahil dito. It's super cute. And then you have this little kawaii waterfall. Na nakabukas talaga yun sa public. I mean, as in, ganyan na talaga siya. Hindi ko na siya ginalalagyan ko yung tubig. Kasi parang, kung gusto mo gumawa ng secret area or gusto mo itago yung diamonds mo kasi baka kawaii ni Klein, dyan mo ilalagay. Kasi hindi yung makikita kasi hindi siya nakamizuno. And then, let's go to the second floor now. Up here, we have a great view and wardrobe, the bed, clothes. Yun na yun. It's finished. We're finished from the before and after. For me, ang favorite ko na area is this. Ang cute kasi lang. Ang ganda na. I'm so proud na ginawa ko to. At first, naisip ako na parang, wait, ano tong weird area? Like, naisip ko parang gawin siyang bedroom. Pwede ko ginawa yun. It's super cute. Like, look, ang ganda kasi. Like, exposed pa siya. Like, you can see it from here. And ang pinaka-ayoko yung the storage. Eh, kasi, ayoko siya. Ayoko yung pader. I don't like it. I should have kept it with this. Pero, hindi ko rin. Pwede ko ginawa yun. Bahala na. And my second favorite area is definitely the kitchen. Cute na siya. It's super cute. Very, very aesthetic. But, thank you for watching all the way at the end of the video. Sana nagustuhan niyo yung video, di ba? Even though na hindi ko pinakita na build ko talaga ito yung never ba kasi dyan talaga ako nag-build ito, pero wala na kayong pakidot. Ako nag-build, I mean, oo, ako nag-build, pero wala akong proof na ako nag-build. I have no screenshots of me building kasi akala. Basta ayoko na-explain, isipin niyo kung isipin niyo, bahala kayo dyan. This is it, this is Moonie, and tune in for another episode of Redeco Craft, 400 episode in the channel kung ano mga gawin namin sa channel. Just check it out. Good and bye. Bye. Cut. Cut!